katulad ni Aling Rosana, tila namamalimos rin ang mga katutubong atin ng karapatan sa lupaing sinilangan nila. Matagal nang ipinaglalaban ng mga katutubong ati ang mga lupain sa Boracay na sila naman daw talaga ang original na nagmamay-ari. Dahil pumasok na nga yung tourism, dahil yan yung thrust ng government na mabubuhay yung ekonomiya ng bansa dahil sa tourism, even yung mga indigenous people's territories, which is part of Boracay, declare as tourism spot. At nilagyan ng mga package na list, nilagyan ng mga resorts, mga ganyan. So to the point na nalalang grab na yung lupain ng mga katutubo. At umabot na nga yung 10,000 hectares ng originally na pagmamayari ng mga ati dyan sa area ng Boracay ay naging 2.1 hectares na lang. Abril ng nakaraang taon lang nang tuluyang kilalanin naman ng National Commission for Indigenous Peoples o NCIP ang natitirang 2 hektaryang lupa ng Boracay sa mga katutubong ati. July 2012 nang sinimula nilang mag-set up kasama yung mga kaibigan o mga kasama dun sa taong simbahan, sa mga madre, no? Tinutulos nila yung mga bakod para yung i-secure yung 2 hektarya lang na lupa. At ngayon, syempre may mga naghahabol na sinasabing 3 pamilya na gustong, kasi maganda pa rin eh, kahit susulok, cove, parang cove yung lugar, at maganda pa rin siya, kumbaga sa paningin ng isang investor, pwede pa rin pagkakitaan. Ang labanan sa lupa, tila na uuwi ng araw sa karahasan. Noong nakaraang Pebrero, pinaslang ang tagapagsalita ng mga ati na si Dexter Condes. Away sa lupa ang tinitingnang anggulo ng kapulisang nag-iimbestiga sa kaso. Ngayon, masasabi natin na kasi ito si Dexter, wala naman itong personal na kalaban o kaalitan dito sa isla ng Boracay. Except doon sa kanyang ginagampanan bilang isang community leader, spokesperson ng ati, no? Kung saan na binigyan sila ng isang lupa na ibinigay sa kanila. At sad to say, meron ding mga individuals na kinaangkin din itong lupang ito. Pumunta tayo dun sa komunidad ng mga ati, dun sa kanilang lugar. Nung nagpunta na tayo dun, nakita natin yung pagluluksa ng mga ati, yung lungkot na nadarama nila sa pagkawala ni Dexter. At yung mismong emosyon, no, bumuhos, no, sa mga elder, mga nakatatanda. Si Dexter di umano ang humaharap at tumutuligsa sa mga namumuhunang gustong umangkin sa kakarampot na lupaing na ipagkaloob sa mga ati. Maingay magsalita sa... Oo, Sir, maano talaga siya magsalita sa... Ibig sabihin, dinidepensa niya yung mga ati. Oo, pagsasalita niya, Sir, kasi paano siya, parang wala bang kinakatakutan. Matuloy-tuloy? Oo, tuloy-tuloy. Dexter, ah? Oo, yan si Dexter. 26, no? May ID ba siya? Sariwa pa sa alaala ng mga nakasaksi ang karumaldumang na sinapit ni Dexter. Tapos pauwi na kami. Dito kami dumaan sa kalsada dahil dito sa baybay kasi malakas yung hangin, saka medyo malamig na dahil mag-alas na yung binay. Tapos, habang lumalakad kami, yung malapit na kami dito na malapit na kami, may na si Dixie, may napapansin na parang may sumusunod sa amin. Pero binaliwala namin yan dahil parang sanay kami. Parang ano ba namin na walang mangyayari dahil kung minsan naglalakad din kami ng mga ganong oras eh. Habang binibilisan namin na maglakad, lalong bumibilis yung sumusunod sa amin. Tapos pagdating sa madilim, doon na si Dixie. Pinutukan? Oo. Saan ang tama ni Dexter? Saan sabi na rin? Yung una ko kasi nakita, Sir, dito. Dito? Tatlo yung ano dito. Tatlong butas? Oo. Tapos dugo? Oo, pero hindi ko sinapansin na tumagos pala yun. Ninawang na pala ay nangyari sa kanya yan. Hindi ko kala yung mangyari sa kanya? Hindi, dahil kasi wala naman yung kaaway. Ang buhit-buhit nga yan. Sa katunayan niya po, siya yung may anak kasi ako. Siya yung nagkano ng anak ko, nag-aruga ng maliit. Hindi napigilan ni yung kanyang pag-iyak at yung kanyang pagkalungkot nung isalaysay niya sa atin kung ano yung mga pangyayari dahil kasama siya nung
gabing pinaslang si Dexter. Puro pagtatanong sa mga isip nila, bakit ginawa nila kay Dexter? Bakit siya pa? Bakit may mga ganung tao na hindi man lang inisip kung ano magiging resulta nito? Masakit talaga para sa mga ate yung nangyari. Ito may dugo pa. Kita ko yung mga bakas ng pamamaslang, tilamsik ng dugo sa gamit ni Dexter. Nakita ko at naramdaman ko yung sobrang kalungkutan. Hindi lamang para sa mga ate, kundi sa sitwasyon na nangyayari dun mismo sa Boracay. Hindi na itago ng pinuno ng mga ate na si Aling Delsa ang galit at pagkadismaya sa nangyari sa kanyang anak-anakan sa tribo. May mga kaaway ba si Dexter? Ay, kung sa kaaway siya, sa totoo lang, dalhin ko ang Panginoon, walang kaaway. Walang kaaway. Walang nakagalit si Dexter. Dahil maliit pa yun eh. Nandito yan sa akin. Yun ang pinagsakta ng mga puso ko. Dahil sabi ko kung saan galing tong pagkamatay niya, ay sana'y ako na lang. Sinong posibleng manakit kay Dexter kung wala siyang kaaway? Ayun ko't ana si Rimataran ang mga katanungan to nga. Hindi ako makaano. Ilang araw lang ang nakalipas, nadakip na ang isa sa mga sospek sa pamamaslang kay Dexter na si Daniel Celestino. Sa kanyang counter-affidavit, itinanggi niya ang anumang akusasyon laban sa kanya at hiniling na isailalim sa lie detector test ang mga tumatayong witness sa kaso. Napakahirap isipin na walang kaugnayan yung pagkakapaslang dito kay Dexter dun sa nagaganap na land dispute din sa lugar. Kahit ang mga pulis naniniwala na sa kanilang paunang investigasyon, kinakailangan nilang tingnan yung angulo ng pagkakaroon ng harassment sa panig ng grupo ng mga ati at ito nga dito mismo kay Dexter. Hindi naman daw hahayaan ng mga katutubong ati na mabaliwala ang mga ipinaglaban ni Dexter hanggang sa pagpanaw nito. Kung patayin nila ako mamaya, bukas, sige. Larga. Dahil siyempre, alanganin nga naanuhan na kami, tapos pa doon po kami mag-ano. Bahala na. Mahirap baliwalain yung potensyal ng Boracay sa pagkita ng pera mula sa turismo, sa pagkita ng pera mula sa negosyo. Pero siguro ang dapat pagtuunan rin ng pansin at isa sa mas mahalaga ay yung pag-aalaga dun mismo sa mga taong nauna pa dun sa isla. Yung mga ati. Itong ganitong klase ng mga pangyayari, pamamaril, ay hindi pwedeng palampasin ng lokal na pamahalaan.